Destroy the enemy at close range. Kasi na pag nag-strike sa strike natin. Pag trust mo dito is susot sa dito hindi mag-lock. Lock sa. Lock. So yun sa yung purpose na paano masama disarm. Same time, pwede mo sangkuanin dito. So yun yung ano, lock, little blade, hand guard. And dito naman sa pull guard, yung bawang tumagasa dito sa kamay ko, tumagasa, ibig sabihin, ito sa pwede sa guard. So may, kaya may pull guard siya. At the same time, laglag mo sa dito, kuha sa dito, lock. So, kung sa practical, hawakan mo lang yung dito niya, at the same time, taga sa dito. So, disarm mo sa symptoms, taga sa dito. This ancient system of fighting can be traced back to the 1500s. Its elaborate movements were created so they could practice the art in front of their Spanish colonial rulers without causing suspicion, looking more like a dance than a martial art. Today, these moves are used against a different adversary. Naisip ko nito, ma'am, dahil kasi nung the time remaining year na since of 1990, marami na pupugutan na Marines. Yung mga kabrader na kabaro ko. So, nag-isip ako kung paano gawin na pang-counter doon sa mga bulo na pinapuputo ng mga kalaban na busayap. The practice focuses on the proper use of the Philippine bolo, a long, heavy, single-edged machete. Each thrust is meant to kill. Sa 24 hours na bar fight, hindi pwedeng hindi ka makubusan ng bala. Usually, pag naubusan kami ng bala, next in line namin na nagdi-defend, ang opsyon namin is yung bulo. Dahil ang kalaban, magagaling din sa paghawak ng bulo. Sinari natin ngayon, ito yung buhay. Pag nilagyan mo siya ng extension na bulo, ito pa yung hapa ng buhay mo. So ito yung natawag namin na karugpong ng buhay. Bulo is my life.